So what's up guys? So samahan niyo ako yung mag-unbox. So meron akong binili na dual monitor mount galing Shopee. So para ma-maximize ko na yung space ng aking monitor kasi nakaharang siya. So tara, unboxan natin. Ayan guys, as you can see yung ating setup. Ayan, yung aking table. Naka 55 inches na table. So ito ay nagko-convert sa 140 centimeters ata. So ayan. So hindi ko ma-maximize yung space ko kasi nakaharang yung dalawang monitors. Ito yung likod niya. Ayan, yung may speaker pa ako dito. So talagang masigip siya guys. Ayan. So bakit nga ba ako bumili ng dual monitor mount? Siyempre hoping na yung aking monitors is kasabit na lang dito. Tapos meron akong space sa ilalim. Ayan, right here. So dapat may space ako dito na malaki para malapag yung iba kong gamit. So ayan. Ating CPU, okay na yan dyan. System unit. Okay na yan kasi yung nilagyan ako ng aquarium, binamit ko na lang dyan. Kailangan ako mag-space save. So tara, unboxan natin yung gamit. So ito yung ating item guys. Ayan, dumating na galing Shopee. So may kabigatan siya. Ang balot na balot. So goods naman, so buksan na natin. So wala akong matinong ang bukas, so ito na lang. Hindi ko makita yung aking cutter. Okay na to kasi matalas din naman to. Yeah. Oops. Yun. So ayan yung ating box lang talaga mismo. Plastics. Ayan. Buksan natin. Ayan. Walang marking. So kung ano man. Sadyang talagang karton lang talaga siya guys. Yung imitation lang to. Pero mura lang naman kasi to. May manual din siya kasama guys. Tapos yung kanyang clamp. Ayan. May rubber siya dito. Hindi siya rubber, parang ano siya, foam. Ito siguro yung gagalon sa ano. Ayan, so metal siya guys. Bakal. Ay, tuos ko yung ano ko, table. Alright, so anong mayroon dito? Ayan, yung kapartner nung yung ano, yung kanyang C-clamp. So sana kayanin yung dalawang monitor, no? Dalawang 27-inch na monitor. Tapos yung kanyang ito, yung screws. May screws, tapos Allen keys. Allen key wrench, yung cable, pangtago siguro ng wires. Ayan, pangtago ng wires. Tapos yung kanyang screws for the besa. Tapos ito, hindi ko alam kung ano to. Baka ito yung sa likod ng besa, sa mount. Malalaman natin mamaya. So, tabi mo na natin. Let's open ito. Tubo. Ayan, so tube, circular tube. So may butas, tatlo. Dito wala. So I assume dito yan sa taas. Yung nakaganyan sa taas dito. Ito yung pinakasabitan ng monitor. Sige, ganyan na natin. Baka tumama pa bigla sa monitor ko. Mabasag pa. Yun. Alright. Tapos, ano naman. Let's move on to isang box. Let's move on sa isang box. So ang ating handy dami dito. Para siyang base. Tusok ko yung table ko kanina. Ayan. Okay na yung kanyang base plates. Back plate guys. So dalawa. So sana magkasya talaga. Dalawa. Meron dalawang plates. Okay na natin. Ayan. Siguro ito yung pang 100mm itong side na to. Ito pang 50 or 75mm. So, yung tayo size 100mm tayo. Para medyo malaki yung mas sturdy or build. Mas solid. Check out ito. Iba. Home. Tapos yung kanyang arm. Ito na nga tayo rin ano niya. Pang pivot tsaka tilt na arm.
Yosh. Alright. Baka hindi ba ito kumipitig. Ayan. So, mukhang okay naman. Maganda, maganda yung material niya. Bakal, nakakatakot lang. Baka pumitik bigla. Ayan. Mukhang okay naman. Coated siya guys. Powder coated. Black yung kanyang finish. So, balag na natin. Tabi mo na natin ito. Ayan. So ayun guys, yung ating nasa sa buong box. So tara, simulan na natin yung pag-i-install. Kailangan talaga malaglag lahat, putik. Okay na yan, sunod natin yung monitors natin kung pwede nga ba ibesa. Sana naman pwedeng ibesa mount, no? Ayan, so itong isa sure ako. Gamdias Atlas 27, no? Gamdias Atlas 27 inch. O, paano ko pa ito tatanggal? Nakalimutan ko na. So may kadumihan talaga guys. Ako po, mukhang di ko siya. Alalayan nyo na yan guys. Ang babing na malaglag. Alright. Tandahan. Yung mga tornilyo. Okay. Okay. So kasha siya guys. 100 mm ata ito. Hirap kabit ah. Hindi magnetic yung screwdriver. So make sure nyo lang guys na mahigpit yung pagkakaano nyo or sakto lang para hindi masyadong matanggalin kapag kailangan nyo matanggalin. Yung saktong pressure lang. Para hindi masyadong magwabol at hindi malostrid tong mga screws. So saktuhin nyo lang. So since curved monitor to, iba talaga yung curvature nito, mayroong may gap. Alright, alright, okay na yan. So, sabihin na natin to. Isa lang mabibesa natin guys. Ariko. Mababarayan na yung ano ko guys, yung table ko nito. So pagkakabit ko ng besa guys, hindi sakto yung isa kong monitor para magkasya sa besa. So single monitor na lang i-mount ko at yung isa is sa baba pa rin. So sinulit ko na at isi-setup ko na rin tong ating soundbar kasi ayoko na rin siyang ilagay sa baba. So mas okay isabit ko na lang din since meron na ako nakaready na isang tornilyo. So babarinahan na lang natin to. So okay lang madamihan yung mga gamit dyan, pupunasan na lang natin. At after nito guys, i-cable manage ko na lang yung mga wires na nakakalat tapos i-setup ko na ulit yan.
And finally guys, ito na nga ating final setup. So naayos ko yung mga kable, yung ating mga gamit is nabalik ko na rin. So ayusin ko pa yan kasi yung iba kong gamit dyan is nakakalat pa rin. So hanapan ko pa ng lugar yan. Ayan, so yan, naipit natin yung kanyang monitor. So maximize na natin yung space, meron na akong lalagayan sa ilalim. As per the dual monitor mount guys, so matibay siya. So tingin ko kaya niya i-withstand yung dalawang 27 inch na monitor kasi yun yung maximum niya. So until next time na meron na akong another 27 inch na monitor, i-install ko rin yan. And for now guys, ito na naman muna. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Please like, share and subscribe sa ating video kung nagustuhan nyo man guys. So see you on the next one.